ng tanghalian. Yes, please welcome our reigning Miss Q&A, Miss Juliana Crescova. Ay, siyempre, Juliana, mag-hi ka muna sa lahat ng mga, sa lahat ng ating mga kapamilya talagang tumutok kayo na inaabangan ka sa iyong guesting dito sa Kapamilya Chat. Yes, hello po. Maraming salamat po sa mga nag-aabang, sa mga nagtitiwala, naniniwala na kaya kong makapasampung corona. Ito na nga po. Andito na po ako at handa na po ako makipag-chikat po sa inyo. Pero para ito talaga, very beauty queen talaga ito eh, yung dating mo na ngayon. How does it feel daw na ikaw nga yung inanghal ng Hall of Famer for now ng Miss Q&A? Masarap po, masarap sa pakiramdam. Hindi ko ina-expect na aabot ng ganito kalayo yung mararating ko sa Miss Q&A. Sabi ko nung una, makapasa lang ako ng audition, malaking blessing na exposure na yon, malaking puntos na yon pag sumali ako ng barangayan. Pero eto na nga, naka 10 crowns, Hall of Fame, tapos kanina nga in-announce pasok sa Grand Finals. Maraming salamat. Yun, diba? Siyempre, before daw na sumali ka sa Miss Q&A, ano daw bang pinagkakaabalahan ng sinting si Juliana? Nagko-call center po ako, call center agent sa MOA. Tapos pag rest day ko, dahil ano kami, Australian account, so ang rest day po namin is talagang weekend, Saturday, Sunday. Yun yung usual yung mga araw ng mga contest ng mga Missy sa barangay. So pag rest day ko yun, sabak, contest din. Pero natatandaan mo pa daw ba, Juliana, kung ilan na daw ba yung nasalihan mo ng ano, Miss Gay contest or medyo marami, medyo marami na rin po. Hindi ko na mabilang kung nakailan ako. Kasi dumadayo na rin kami sa iba't ibang lugar. Pero naalala pa yung unang pagsali mo? Ayaw po. Yung unang pagsali ko, dun lang mismo sa tapat ang bahay namin. Talaga? Oo. Tapos panalo ka na daw ba agad doon? Opo, panalo ako na kasi kumbaga ano ko na yun eh, lugar ko na yun. So, talagang panalo. Pero yun yung sigurong naging stepping stone na ang sarap sa pakiramdam ng napapakita mo kung ano yung kaya mong ipakita sa mga tao na hindi lang basta yung kung ano yung nakikita nila sa'yo, meron ka pang tinatago na kaya ipakita sa kanila. Doon nagsimula yun, sabi ko gusto ko pang mag-contest na mag-contest. Okay, ito naman. Ano daw ba yung nabago sa'yo? Nabago sa buhay ni Juliana? Ito, pagkatapos na nga siya mapapilang or manalo sa Miss Q&A. Ang dami po nagbago. Dati pag nabila ako sa tindahan, parang wala lang, parang dead ma lang. Pero ngayon, ang dami nagpapapicture, ang dami bumabati, ang dami nagko-congratulate. Parang laging may reunion sa bahay namin. Yung Facebook ko, sasabog na ata. Ang dami nagbago. Hindi ko iniisip talaga na mangyayari lahat ng to. Pero kung meron ka daw gustong ipagpasalamat, ano daw yun? Gusto kong ipagpasalamat, syempre, unang-una syempre maraming salamat sa nasa taas na hindi niya ako pinabayaan na araw-araw sa tuwing tatapak ako ng tablado ng Miss Q&A, lagi ko sinasabi, Lord, kung para sa akin, kung hindi po okay lang. Tama na yung isang beses, isang corona, okay na po yun. Pero yun nga, binonggang-bongga yung talagang ginawang 10 corona. So yun ang unang-una kong pasasalamat. Sa siyempre sa mama ko, sa mga kaibigan ko, sa family ko, na talagang sila tulong-tulong sila na araw-araw na pag alam nila na nalo ako ngayon, babalik ako bukas pag walang pamasahe, tulong-tulong talaga pila. O sige na, magpunta ka doon, ano na lang ganito. So malaki talaga yung naging bahagi ng Opo. Pamilya mo sa magiging beauty queen. Opo. Yes. Ito daw, bilang isa ka na nga doon sa mga naglalaki ang title holder sa patimpalak ng mga Miss K, ano daw ba yung, meron ka daw bang mga tips para sa mga kontisera din or mga gusto or magsisimula pa lang sa pagsali sa Miss K, gano'n? Ano daw bang sikreto ni Juliana? May sikreto ba siya? Wala namang sikreto, pero kasi marami din ako natutunan sa mga mas ahead sa akin ng mga kontisera na lagi nila sinasabi sa akin na basta pag sumalang ako sa entablado, kailangan ipakita ko kung ano talaga ako, yung karakter ko mismo, na huwag akong magpe-pretend. So, sa mga gays naman dyan na
nagtatanong kung may sikreto, may ano. Ang mapapayo ko lang dyan, just be themselves. Pakita lang nila kung sino sila talaga, kung ano yung kaya nilang gawin. Kasi kahit sampu yung hurado, kung hindi mo papakita kung sino ka talaga, isa sa mga hurado yun, manonotice na fake yung ginagawa mo eh. So, mas maganda yung natural mong nilalabas. Yan. At sa pagiging isang beauty queen daw, or pagiging Miss Q&A, ano daw ang pinakamahirap na part? Pinakamahirap na part, siguro yung pagkatapos manalo. Yun, yung pinakamahirap na part kasi nakakatakot na baka mawala na lang silang lahat ng mga supporters na ikaw, ako sa Miss Q&A, araw-araw nanalo, araw-araw nakikita ko yung magagandang comment, magagandang feedback. Natatakot ako na baka pag natapos na, wala na. So yun yung nakakatakot. So kailangan kong i-maintain yung inaasahan nila sa akin. Sa lahat daw na ito na pinagdaanan mo sa journey mo sa Showtime, ano daw ang pinaka lesson na natutunan mo? Pinaka lesson na natutunan ko siguro yung tiwala sa sarili na kasi kung audience lang sa Showtime yung nanonood, hindi ka masyado kakabahan eh. Pero dahil alam mo na buong Pilipinas, buong mundo yung nanonood sa'yo, talaga nga hanggang kaluluwa ko, nininervous ako pag sumasalang ako kahit nung pang 8th, 9th day ko na. Siguro yun yung pinaka-lesson sa akin. Tiwala sa sarili na kahit anong mangyari, sarili mo lang din yung tutulong sa'yo pag nandito ka na sa entablado. Yes. At syempre, live na lang nga rin tayo napapanood sa ABS-CBN official Facebook account sa ABS-CBN Network. At syempre, marami na rin tayong chatters ngayon na talagang kinukongratulate ka. Salamat sa yung pagkapanalo sa Miss Q&A. Eto naman, medyo ano lang daw. Ano daw ba ang mga favorite food ni Juliana? Sinigang na baboy. Okay. Mga malalambot na. sinigang na baboy, tinolang manok, yan. Bulalo, yan. Basta may sabaw. Basta sabaw. Sabaw palang busog na ako. Okay, next. Ito from ano to eh, from mga netizens sa questions na ito. Tatlong pinakagwapong kapamilya celeb daw para kay Juliana. John Lloyd Cruz, Joshua Garcia, at saka sino ko ba? Piolo Pascual. Ito, okay. Another question from a netizen. Kung isa kang matapang na langgam, paano mo daw sila kakagatin? Kung isa kong matapang na langgam, kakagatin ko sila. Kasi yung langgam naman, hindi naman natin nakikita kung may ipin o wala, di ba? So, ganun din ako. Ganun pa rin pamamaraan ng langgam kumagat sa atin na nakakainis, ganun din yung kagat ay bibihig sa kanila. Next. Kung lalaki siya, sinong artistang babae ang jojowain daw ni Juliana? Alalagot. Kung babae, ay kung lalaki ako, siguro si Angel Oxy. Yun. Kasi ina-admire ko siya, para siyang beauty queen na never sumali ng beauty contest. Yung mga advocacy niya, yung mga nagagawa niya sa mga tao, na kahit off-cam, yun. Kasi talagang, pinapalo ko siya talagang bongga, ang bongga-bongga niya, ang bait-bait niya. And last, from a netizen again, kung may itatanong ka daw kay Vice, ano yun? At bakit? Kay Vice. How to be wise ganda. Yun yung tatanong ko kasi ako bilang nakatira sa maliit na barangay lang na maraming bading. So minsan na pag-uusapan niya na sa mundo ng LGBT, si Vice talaga yung parang isang magandang ehemplo na walang imposible na regardless kung anong gender namin, kahit bi, trans, basta may pangarap ka, matutupad. Kasi di ba before naman parang hindi ganun ka-open ang showbiz sa mga gay, sa mga ano, di ba? Pero yun, binago din ni Vice yung pananaw ng mga tao na kahit kami, meron kami lugar sa kahit anong larangan. Ito naman, bilang nahakot mo na daw yata lahat ng corona. Gusto daw nilang itanong sa'yo yung mga questions from na ating mga past beauty queens. Ay, yes. Pwede,
Pwede ba natin, so pwede daw bang nakatayo si Juliana habang sinasagot ang mga beauty queen questions na ito? Sige, mag-a-adjust lang si Kuya. Okay. Para sa ating Miss Q Q&A, ang itinanong kay Miss Miss Universe 1979 Gloria Diaz. In the next day or so, a man will land on the moon. If a man from the moon landed in your hometown, what would you do to entertain him? What would I do to entertain him? I'll cook for him. I'll teach him Filipino values. I'll share him all the Filipino values na alam ko na kahit saan pa siya mag-land, magiging remarkable yung pagtugtog niya sa bahay ko. Wow! Okay, next question. For Miss Margie, from galing kay Miss Margie mo rin ito eh. If you had a $1 million, what would you do with it? If I had $1 million, I'll be spending it with my family, of course, practical speaking. Then business for LGBT community. Okay, last. Question for Miss Universe P Awards back. Who should you be the next Miss Universe? Why? Ano who? Why? Tapos hindi nag-type niya. Okay. Why you should be the next Miss Universe? Why should I be the next Miss Universe? If P Awards back, I'm gonna use her voice to influence people, especially victims of HIV. Maybe ako, I'll be using my voice for LGBT community to educate them on how to be themselves in some ways like trans pageantry, or how to protect themselves in the common issue nowadays in our country, which is AIDS and HIV as well. Okay, pero kung ito, may Miss Universe question, ito naman daw yung kabalik na rin. Ito yung tinatawag namin, Kapamilya Chat, Beauty Queen Questions. Okay? Okay, number one. Ang langgam ba pag namatay ay nilalanggam din? So, I believe, ang langgam pag namatay, hindi na siya nilalanggam. Kasi, kadalasan, ang kinamamatay ng langgam, pinapatay ng tao, hindi mo siya kusang namamatay talaga eh. So, pag nakita natin siya, durug na talaga siya. Kaya hindi siya lalanggap. Okay. Wow. Okay, next. Bakit ang asukal na pula, ang English ay brown sugar? Siguro kasi asukal na pula, sa tingin ko lang ha, pula siya nung una dahil niluto siya ng matindi ay naging brown. Okay, next. Yung apoy ba na lumalabas sa... Yung apoy ba ay lumalabas din sa fire exit? Oo, pag malaki na yung sunog talaga. Lalabas ang lalabas doon. Lumalabas ang apoy sa fire exit. Yeah, right. Thank you. And last, bakit pag close kayo, open pa rin kayo sa isa't isa? Pag close kayo, open pa rin kayo sa isa't isa, ibig sabihin kasi may tiwala kayo sa isa't isa. Ganun ka-intak yung relationship nyo na close tayo, so meron akong tiwala sa'yo, may tiwala ka sa akin, kaya magiging open tayo sa isa't isa kung ano mga buhay o sikretong meron tayo. Malakta ka naman natin si Juliana! Yes! Woo! Siyempre mga kapamilya, mag-break muna tayo dahil sa ating pagbabalik, tuturuan naman tayo ni Juliana kung paano nga ba maging isang beauty queen. Kaya keep it here on Kapamilya Chat! Yeah! So, babalik tayo sa Kapamilya Chat! Yes! Juliana Verscova! Yes! Ito naman daw, Juliana, bilang isa ka na nga daw talaga sa peg, sa mga pag-peg talaga, di ba? Or ini-idol sa pagsali sa mga Miss Q&A. Paano nga daw ba yung mga tamang ways sa
during the introduction. Kasi di ba, isa yun sa malaking ano, di ba? Malaking puntos yun sa mga beauty contents. So, may mga, ano nga daw ba yung ano, kahit mga ilang techniques lang sa pag-intro? Kasi ako, simula ng dati, nung hindi pa ako ganun kabiyasa sa mga Miss Gay, ginagaya ko lang yung mga sinasabi din nila. So, nung pag napapanood ko na sila, parang iniisip ko, kailangan pala meron kang, meron ka sasabing tatatak sa mga kurado, sa mga manonood. So, simula nun, parang gumawa na ako or bumuo na ako ng sarili kong introduction na may halong seryoso, may halong comedy, tsaka may halong alam ko na parang seryoso na comedy pero remarkable. Ganun. So, ako lang simula nung siguro mga 5 years ago or 4 years ago, ako na bumuo nung sarili kong pagpapakilala na hindi na katulad na dati na ginagaya ko lang sa iba. Ganun. Kasi ganun din ako pag nasagot. Gusto ko yung sarili ko lang dinasagot. Ayoko nung scripted or punchline kasi parang hindi na totoo eh pag ganun. Sa introduction kasi kailangan, umpisa pa lang, tatataka na kagad eh. Para hanggang huli, hindi mo bibitawan yun eh. Ganun. Baka pwede naman daw mag-sample si Juliana ng mga intro na sa mga beauty. Kuya pa, Juliana, can you stand up for me, please? Sample daw ng intro. Huwag na wala tayong pambayad sa music eh. Alam mo na. Nasisingil tayo. Okay, let's go. In 3, 2, 1, please welcome Miss Juliana Pruskova. I am not here to prove that I am born beautiful, nor for a title. This is my real persona and no one can ever change it. My name is Juliana Pruskova Segovia, a 31-year-old stunner all the way from the amazing land of beauty queens, Pasay City. At nag-iiwan po ng isang katagang tunay nga pong nakakapangamba, kalaban ang magaganda. Pero pag talino at talento ang pinag-usapan, tapos na ang laban. I thank you. Meron pa ba? Wala na yun lang yung ginagamit ko lagi. Uh-huh. Meron siguro yung ano lang, yung parang comedy, yung ginamit ko din sa Showtime na ginagamit ko rin siya sa barangay at para lang maging masaya. Sige, last na lang. Ayun. At si Juliana Pruskova po ay nag-iiwan ng isang kataga, lalo-lalo na po sa mga kalalakihan. Imbis na kayo ay mga babae, ako na lang po ang mahalin nyo. Sa akin, isang kindat mo lang mula ulo hanggang paa, may Jordan ka na. Kung loyal ka, buhay pa pati ang iyong pamilya. May SSS ka na, may PhilHealth ka pa, aba, may pag-ibig ka pa. Kung ipagmalaki mo ako ngayon, bukas may motor at iPhone 7 ka na. Salamat po! Yay! Siyempre, sit down ang isa. Thank you. Natapusin natin ito sa last question na parang, kung meron ka daw mensahe sa 13-year-old self mo, Juliana, ano daw yun at bakit? Pero sasabihin mo, ano ba yata sa true phone? Kunyari, pakiabot po, pausap niya ang sarili niya sa phone. Kim Nicholas, pakiabot. Parang salamin ni Tito Boy. Oo, parang salamin daw ni Tito Boy. 13 years old. Pausapin mo siya. Juliana, now na 13 years old ka, sana huwag mo sayangin yung mga pagkakataon na ibinibigay sa iyo ng nanay mo habang nagtatrabaho siya sa ibang bansa. Huwag mong sasayamin lahat ng hirap niya. Mas pagbuti mo pa sana yung pag-aaral mo para agad-agad mas malayo mararating mo. Sana sundin mo pa lahat ng mga gusto niya. Sundin mo pa lahat ng sinasabi niya dahil lahat yun para sa ikabubuti. Muli, Miss Juliana, imbitahan natin ang ating mga kapamilya na laging suportahan ng Miss Q&A sa Showtime. At syempre, tutukan lang din ang iyong pag-re-reign bilang Miss Q&A.
Ayun, mga kapamilya, huwag po yung kakalitaan lagi tuwing noon time. It's showtime, Miss Q&A. Bagong laban na ulit yung ginagawa nila. So, kanina, may bago na ulit Reigning Queen. So, abangan nyo lang po lagi kung sino-sino po ang unang sa second battle nila ngayon, kung sino yung susunod na makakasampung corona na papasok po ng grand finals. At syempre, makikita nyo pa rin po ako sa It's Showtime, pasulpot-sulpot, tulad po sinabi ni Ate Vice. Tapos, abangan nyo rin po ako, may mga guesting din po ako sa mga kapamilya shows. Thank you po! And that's it mga kapamilya. Thank you so much, Miss Juliana. And we wish you all the best sa iyong reign as salamat a Miss Q&A. Salamat. And that's it mga kapamilya. See you again next time here on Kapamilya Chat! Yeah.